Ganun talaga, dahil wala pa na lang yan. Ayan, you're now magandang live. gabi. Good Sabi daw, we are live. evening. So, hindi mong dalawalan po kami. May baklang nawawala. Meron bang nakakita sa kanya? Baka po nakita ninyo. Pakibalik po siya. Sabi lang sa amin. Wala po yan masyadong silbi. Magiging pabigat lang po siya sa buhay saying, niyo. Pwede. Pabigat lang po siya sa buhay niyo. So, ano, kahit dalawa kami, tuloy na natin. Oo, kasi na-cancel na to yan. Eh. Pasensya na po. Dahil po yan sa ano, dahil po yan sa aking mga kabuhayan showcase. Oo. So, ayun. So, ituloy na natin to. Tuloy na natin susunod siya. Susunod na lang si Madam pag nagising siya. Habol na lang po siya. Pag lumitaw, oo. So, ayun. Ang topic kasi natin today is about client onboarding. So, kasi alam naman na natin yung, syempre mag-a-apply ka, tapos ma-hire ka ng client mo. So, pagkatapos niyang sabihin you're hired, anong mangyayari doon? Kinabukasan ba, work ka na? Or ano yung mga nangyayari after nung contract at saka yung first day mo ng actual work? So, yun yung pag-usapan natin today. So, marami sa atin siguro hindi alam na or hindi kinoconsider na important yung onboarding ng client. Importante kasi siya kasi yun yung magsiset ng boundaries mo sa trabaho. So, bago ka mag-full blast sa trabaho mo, kailangan na onboard mo na si client. In as much as na onboard ka niya kung ano yung magiging trabaho mo, it's also important na you onboard him kung anong nagaganap sa paligid mo, sa schedule mo, kung may iba pa pang clients, ano yung mga non-negotiables mo. I think importante yon para alam din ni client kung what to expect from you. Kasi nga, ang usapan sa freelancing, hindi ka empleyado, you are a partner. Business partner ka, or partner ka, no? You are a business partner. I think yun yung isa sa mga dapat ang mindset natin. Sa tingin ko, ano, na, sa Upwork, marami kasi sa Upwork yung parang yung mga iba, yung nagkakaroon sila ng contract, na ha-hire sila. Tapos pagkatapos nung tahimik na lahat. So hindi nila alam yung gagawin nila. Wala na. So oo, so natitenga yung contract. So I think partly to blame yung walang onboarding process yung ano, yung freelancer. Kasi maraming client yung hindi nila alam yung gagawin nila pagka-hire nila ng freelancers. So pwedeng dahil doon, pagkatapos nun, hindi na niya alam yung gagawin niya, na busy na, ganun. So, it helps sa atin na freelancer na para to get the ball rolling pagkatapos ng contract, para alam niyo pareho kung saan kayo lulugar and kung paano yung tayo yung setup niyo. Oo. Ako normally kasi, ako ang proseso ko parate, pagka pag sinabi natin client onboarding, nagkausap na kayo, nagkasundo na kayo sa terms, nagkasundo na kayo sa oras. So ito na yung baga, the day or weeks before the actual start off ng work. Mismo login mo siguro ng work. Oo, ng first login mo ng hours mo sa work, kung Upwork ka or kung saang timing, kung ano timing device yung ginagamit mo. Ako normally kasi ang una kong ginagawa is nire-remind ko uli si client kung ano yung napag-usapan. Parang nagsisend ako ng as discussed na ito yung terms ng agreement. Ako, may ganun din ako. Kasi madaling mawala eh, lalo na kapag busy yung client kasi mo. Minsan, tapos ano, first timer. Verbal lang. Tapos minsan verbal lang kayo nag-usap. So, ang ginagawa ko, if ever ganun man, verbal, katulad nung sa'yo, nililista ko, syempre, kunwari, may notes ka, di ba? So, ililista mo, pero ililipat mo siya sa formal document na nandun lahat ng terms na pinag-usapan nyo. Tapos may pirma niya sa ilalim. So, ganyan yung first like step. Like, ibang freelancers,
Yung ibang freelancers na medyo matagal na, aside from the contract na pinapadala sa'yo ni client, ikaw mismo, may kontrata ka din for the client. For yourself. May ganun, si Rhea, ganun ang ginagawa. May sarili siyang kontrata sa kliyente. Kahit na sa Upwork na yung agreement nila, mm-hmm. meron din siyang sariling kontrata outlining kung ano yung parameters, terms, yung work parameters. So, yung terms of engagement. Like ako kasi deal, like diba? Oh, ako kasi ang terms ko parate una is kailangan alam ni kliyente na I can only give like 20 hours a week max. Mm-hmm. Yun lang, 20 hours max. Tapos no weekends. Tapos I would normally work afternoons. So parate ko sinasabi ito ang working hours ko. Tapos ito yung setup ko. Prati kong binibigay kung ano yung current setup ko para if there is a need for technology, napag-usapan nyo na kung kanino mang gagaling yung technology na yon. Sa kanya ba? Ang bibili o sa'yo? Niya ba? Oo. Tama. Itong kailangan. Mm-hmm. Like, oo, like itong isa kong kliyente dati, remember, yung taga Dubai nga. Mm-hmm. Ang kailangan niya pala na client, na freelancer, is marunong sa isang specific na course authoring tool. Yung tagagawa ng online course na required ni client. Eh ako, hindi ko yun forte. Sabi niya, akala ko alam mo na yon. Pak, binalikan ko yung email ko sa kanya na ito ang alam ko na months before. So, tatandaan natin no, sa mga freelancers na nandyan, documentation is key sa corporate world, sa HR, isa ang pinaka matibay na rule, which is if it is not documented, it did not happen. So, yung may documentation na maliit na yon. Ha? Tita mo, may fan ka. Sino yan? Ay, Sir Jeff. Ay, sino siya? Hindi ko siya. Ay, Chris! Chan! Christian. Si Christian, ang aking mentee na naging busy. Ayun, documentation should be part. No? So, kailangan ako ha, fully personally kasi. Fully documented ka? Oo, oh, okay. Fully documented. Lahat, oo. Kasi, lalo kung verbal lang, lalo kung verbal lang kayo mag-usap, madali yung i-deny ng client eh. So, mas maganda kung prepared ka and protectado ka talaga. Actually, hindi naman kailangan ano eh. Oo. Oo. Pero hindi naman kailangan kontrata. Kahit mag-send ka lang ng as discussed na email ako, kung ano yung napag-usapan mo. Oo. Ako, kasi iba yung sa akin eh, di ba? Parang iba yung nature ng work ko kasi usually more on writing lang kami, hindi kami hourly. So sa akin, pag napag-usapan na namin, madalas kasi sa amin, chat lang naman eh. So, pag napag-usapan namin, meron akong Google Doc. Meron kasi akong folders dun sa Google Drive ko per client. So, kunwari yung client na to, nasa loob nun yung document niya na parang contract yung proposal yung tawag ko dun sa file. Tapos yung pangalan niya, proposal niya. Tapos yung terms, yung kung kailan siya magbabayad, kailan niya i-expect. Ano yung i-expect niya pagpasa, like Google link ba siya or document ba siya or kung ano yung ini-expect niya, saan siya magbabayad, kailan siya magbabayad, yung mga ganon, ilang revisions, ilang ano. Tapos after nun, meron akong note sa ilalim na parang pagkatapos niyang pumirma dito, contact niya ako, i-onboard ko siya doon sa team management program naman namin. So, pagpasok niya doon niya lang aabangan yung status at saka yung link kapag pinasa na namin. So, parang parang mo siya lang binibigyan ng hassle-free na ano, na process. Environment, na proseso. Alam na nila agad, hindi na sila tanong ng tanong, hindi na sila follow-up ng follow-up. So, para mo silang pinapagalan yung buhay. Karamihan naman sa mga nag-hire ng freelancers, either walang empleyado, first time mag-hire ng freelancer, hindi alam kung paano makitungo sa freelancer. Mm-mm. So kung ikaw, sanay ka na, responsibilidad mo na ikaw ang mag-set noong, kung baga paano siya sisimulan. So, saka ano rin siya yun, diba? Sorry, sumang ito. Ano rin siya, lang, parang lang, pandagdag na parang para mataas yung rate mo, parang pang-premium sa'yo.
Oo, na ano ka na, organized ka, maayos organized ka, ka, oo, na hindi kalat-kalat, ganun. So, may mas sistema joy, ka. oo, mas joy to work with ka and no hassle. So, kapag kailanganin nila ulit, mas malaki yung chance na sa'yo sila babalik. Magiging top of mind ka kasi hindi ka mahirap katrabaho eh. Oo, kasi pwedeng mabilib sila, oh, maayos to katrabaho, maayos yung sistema nito. Lalo na sa bayaran. Ako po, yan, importante yan sa bayaran. Kaya talagang i-outline nyo talaga muna lahat ng terms nyo. Tapos, akin, yun, kailan? Ipaliwanag nyo lang mabuti. Oo, lalo na sa sila, bayaran. Ipaliwanag nyo kailan sila magbabayad, kung saan, at saka kung at ano yung ibibigay ang bayaran. Mo. Oo, mag-i-invoice ka ba or magsisend ka lang ng, o titingnan na lang nila doon sa time tracker nyo or ganon. Kasi mahirap yung naghuhulaan kayo. Yun. I think doon nagfe-fail karamihan yung mga freelancers. Tama yung term mo eh, naghuhulaan. Kaya pag nagsimula, hindi alam nila kung paano sila magsisimula kasi pareho silang nagkakapaan. Siguro, so ako kasi siguro like, kasi yung mga ibang freelancers din kasi hindi naman din nila alam, yung, lalo yung mga newbies. So, remind din natin sa kanila na hindi lahat ng client ay parang bihasa na sa pag-hire. Kasi yung iba, talagang first time nila. Ako, marami akong client na parang first time nila magkaroon ng freelancer. So, hindi nila alam yung gagawin nila. Oo. Correct. Oo. Ako din, like for example, itong client ko ngayon na binili yung isang taon ko. Yes, binili yung isang taon. First time nilang mag-hire ng freelancer sa Philippine offices nila. So, talagang ang daming hiccups, ang daming challenges. Pero I understand kasi nga, first time. So, as a freelancer, lalo na kung seasoned freelancer ka na, ikaw yung may responsibilidad na mag-set ng proseso. So, kasi balik na rin natin. So, kunwari client ka, tapos first time mo. Tapos parang yung freelancer mo, kalat-kalat. So, parang yung experience mo with that freelancer, hindi siya tatatak sa'yo eh. Kahit magawa niya ng maayos yung trabaho niya. Well, tatatak na, hindi maganda. So, parang hindi mo siya i-refer or hindi mo siya babalikan. So, in a client's perspective, kung maayos ka and organized ka, kahit na mag-Google Doc lang yan or kahit na document lang yan or email lang yan, basta meron kang sistema, pakita mo sa kanya na may sistema ka, parang plus points na yun sa kanya at parang mas ikaw yung babalikan niya. Kung yung parang napagawa niya yung trabaho sa'yo tapos hindi siya nagkaroon ng hassle, syempre no. Gustuhin niya ulit na sa'yo ulit magpagawa. Correct. Ano yun eh, para maging top of mind ka, para every time na may kailanganin siya, ikaw ang unang maaalala niya. Kasi una sa lahat, maayos kang katrabaho. You are a joy to work with. Or kahit hindi yung skill mo, ikaw yung tatanungan niya. Na baka may kilala kang ganito, ganun. Or tatanungin ka nila, kaya mo ba? Kaya diba? Mo pala. Oo, yun. So, yun. Normally, ganun ang client ko eh, si yung aking unang-unang kliyente. Kaya mo ba? Eh ako naman, bilang pabibo, kaya sige lahat. Ba? Oo, kahit ano. Kahit so, imposible, yun. Wala sa skill set ko, kaya lahat. Or minsan, pag hindi nila tinanong, parang, kailangan ko ng ganito, may kilala ka bang ganito? Tapos, ako okay lang, may free time pa ako, ganun. So, Napapalapad mo yung papel mo, yung sphere of influence mo kay client, napapalaki mo. I think yung second na importante na kailangan gawin ng mga freelancers is to be a self-starter. Ito yung sinasabi ko na, okay, dito na yung pecha, excited ka na, no? Si client, busy. Ikaw, hindi mo alam ang gagawin. So, nag-aantayan kayo kung sinong unang magme-message. Entonces, walang nabuo sa unang araw. Kasi ikaw, wala kas ng loob mo, sisisihin si client. Hindi naman ako minessage. Ako sinabihan kung anong gagawin. I think sa mga freelancers, I think isa sa mga inherent traits ng isang freelancer is to be a self-starter. Yung may initiative. Sinabi ko rin yan sa sa interview. Kasi maraming nagre-reklamo na parang hindi naman sila message. So,
dating kayo ng 5 to 10 minutes early, tapos i-message niyo yung client, yung parang ganun. Or kung work time Oo nyo na, na, mag-message oo. kayo sa client na nandito na ako, ready to Makita work, na, ganyan. oo, na-enthusiastic Oo. kayo, Oo. excited Kasi, kayo. So akin, ako, ang first thing na itatanong nyo is, una, alamin nyo ano yung gagawin sa ngayong araw. Alamin ninyo kung daily ano na yung mga gagawin, oo. existing na trabaho na, kung ano na yung nabuo. Ito first day talaga, first day, first hour. Alamin nyo kung ano yung gagawin ngayong araw, ano yung expected deliveries, delivery. Ano yung mga nagawa na, kung meron silang mga resource materials, mga nagawa na, para maintindihan mo yung trabaho kailangan sa'yo, gawin mo na. Mga trabahong nakabinben na pwede mong laruin para ma-master mo yung trabaho mo. Yun. Yun yung first three sa akin na pinaka-importante. Saka yung mga ano, siguro pwede mong hingin yung mga files or mga links na pwede mong Correct. pag-aralan about sa kanila or Contact ano yung people pwede kung nilang i-share. ang client mo ay isang kumpanya, sino ang kakausapin ko sa ganito? Sino ang kakausapin ko sa ganyan? May number ba? May email ba? So, hingin mo yung mga bagay na alam mo na makapagpapadali ng buhay mo, yung mga bagay na kailangan mong matutunan. Kasi hindi po pwedeng aantayin mo lang na i-message ka na sabihin, oh, eto ang gagawin mo. Lalo na kung ang client mo ay single proprietor, nag-iisa lang. Oo. Kasi sinasabi ko sa kanila, parang laging iisip, lagi mo titingnan yun na client's perspective. So, kunwari, nga, first day mo, tapos biglang may tumawag kay client, no, kinausap niya, tapos kunwari, inabot sila ng 1 hour. Tapos pagdating niya, after 1 hour, alam niya na 1 hour ago pa yung login mo, pero wala kang message, ano na yung mafe-feel niya, di ba? So, dapat meron kang initiative, tapos yung dapat sana pagdating niya, nakita niya na may, oh, nag-message to, oh, may ginawa na to, may sinimulan na to. So, hindi siya magiging from scratch na parang sobrang stress na niya kasi kakagaling lang niya sa phone call, tapos parang feeling niya maraming nasayang, tapos ititrain ka pa niya. So, yun, yung magic word na, yun yung ititrain ka pa niya. Ideally, kaya nga yan kumuha ng freelancer kasi may skill set ka na hinahanap niya. So, dapat very minimal na lang yung ititrain niya sa'yo. Siguro preferences na lang. Gusto ko, ganito ang report, ganito ang font, ganito mo isasubmit. Pero kung yung meet ng skill, dapat alam mo na yon. Kasi nga, yun nga yung purpose, ba't ka hinire? Na alam mo na. No? Pero syempre, there are times na hindi mo pa alam kasi mga internal processes, mga files, ganun. So, hingin mo. Huwag kang mag-antay na iabot sa'yo. Lalo na kung nag-iisa lang yan. Walang mag-aabot sa'yo yan. Tsaka kung, kunwari, first pa lang na pinag-uusapan nyo yung na iha-hire ka niya, alamin mo kung ano yung mga daily mo gagawin, yung mga weekly mo gagawin, yung mga monthly mo gagawin, para at least kung yung first day mo, first hour mo, wala pa siya, i-plot mo na sa calendar mo, ganyan. So, para pagdating niya, makita niya sa calendar na parang, oh, eto na yung nagawa niya, ganon. So, ako yun, tinatanong ko yung mga daily, yung mga weekly, yung monthly, tapos tinatanong ko kung ano yung gamit niyang app. So, kasi adik ako dun sa mga app na yan eh, yung mga team project management na app. So, tinatanong ko kung ano yung gamit niya. So, nagtitrello ba siya? Nag-aasana ba siya? So, kung sinabi niyang, kunwari, wala, Google Calendar lang. So, gagawa na ako ng sa akin, tapos isishare ko sa kanya, or pagka sinabi niyang siya yung magsishare sa akin, ililipat ko doon. Pero at least may makikita na siya, first day pa lang, na meron na ginagawa mo na. Oo. Na parang pinag-aralan mo na yung ano. Oo. Kasi kasama talaga na kailangan nating, as freelancers, kailangan nating pag-aralan yung negosyo ni client. Pwedeng hinire ka niya as a marketing person, pero alam mo ba yung negosyo ni client? So, inaaral yun. So, kung yung first hour, wala pa siyang ibibigay sa'yo, hanapin mo yung files, wala kang makitang files, pumunta ka sa website, aralin mo yung website, basahin mo yung information nga, sa website. Dapat nga, bago ka mag-apply, na alaman mo na yung, di ba, Correct. Parang medyo na-research mo na yung na-research yung mo na siya. So, niya, kumbaga, ngayong natanggap ka na, no, ngayong natanggap ka na, mas malalim na yung pag-research na gagawin mo. Oo, kasi ano ka ni, part ka na ng kumpanya niya. May mga YouTube videos ba siya? Alamin mo kung ano yung online footprint ng amo mo. Footprint yan, oo. Kaya ano ba siya? Speaker ba siya? Prominent ba siya? Influencer ba siya? Kilalanin mo siya. Depend, may gusto kunwari, di ba sinabi mo, kunwari marketing, hinar siya bilang marketing person. So, person, dapat uh-oh. Tingnan mo na kung ano yung
previous mga efforts niya to market himself. Correct. So para alam mo kung ano yung itutuloy mo, alam mo kung paano mo ano i-improve, oo, kung ano yung isasuggest mo. So yun lang. So dapat sa first, yun siguro yung sinasabi natin pareho. So dapat sa first day, first hour, alam niya kahit wala siya na meron kang ginagawa. Na kumikilos ka. Oo. So, ayun. So, bago tayo magtuloy, siguro good evening tayo doon sa mga... Good evening. Ayan, good evening sa mga... Sherlyn. Tapos, ayan, good evening si Sherlyn. Tapos, hello. Just arrived. Meron po bang replay? Meron po. Yes, ito, may replay after po. After nito, mag-automatic post naman siya sa page. Eh. So, pwedeng balikan. Mm. Oh, ito. Si mahalap niya siya. Yes, yes. Oh. Tapos, si Sandra. Hello. Good evening. Si Sandra lagi yan nandyan sa atin eh. Nakikita ko yung niya. Si Christian ano yan eh. Naging menti ko yan eh. Hindi lang nagtuloy kasi naging busy. Pero naging busy. Hello Christian. Oo, naging busy siya. Naging busy rin ako. Pero kaya mabait yung bata namin. So ang point namin is sa first day, you really have to be a self-starter. Ask for the files. Ask for the app. Ask for what you need to do. Hindi po ito kumpanya na, di ba natatandaan mo nung first day natin sa kumpanya, inilibot tayo, binigyan tayo ng manuan mo, ipinakilala sa kung kanino. Sa freelancing, ganun, wala pong ganun. Sa amin, hindi. Pagka first day mo, pagpasok mo, dito ka uupo, tapos hindi mo wala alam kung ano yung gagawin mo. Well, so, sa ibang kumpanya, gano'n, iniikot ka pa, pinapakilala ka pa. Parang, yung iba nga, may parang orientation pa, di ba? Yung mga bago, may orientation pa sila sa auditorium, ganyan. So, sa freelancing po, wala. High school. Auditorium, high school. Freelancing po, playing, so wala. Sa freelancing, ikaw ba mag-o-orient sa sarili mo at sa client. Oo, tanda niya sa freelancing, yung maaabot nyo, naaayon dun sa kung ano yung efforts na binibigay nyo. Correct. So, nasa sa inyo, completely, kung hanggang saan kayo aangat sa freelancing. Mm-hmm. Hindi yan madidikta ng kahit sinong guru o coach. Nasa sa inyo lang yun. Kahit kami, hindi namin pwedeng sabihin sa inyo. Basta kami nagkikwento. Ang sinishare lang namin is kung anong gumagana sa amin, na hopefully gagana sa inyo. Ano lang yan, kukunin nyo lang yung pinaka-best na mag-work sa inyo. Mm-hmm. Tapos i-base, parang i-tweak nyo sa inyo. I-tweak nyo kung ano yung mag-work sa inyo. Okay. Third na I would suggest na kailangan ninyong alamin on day one is to learn the technology of your client. Kailangan alamin nyo na ang mga apps na meron siya, ano ang purpose ng bawat apps, saan ang app na ito, i-download ba, may access. So, hihingin nyo na rin yung mga access na yan. Bigay mo yung email mo para sa invitation niya kung doon sa mga apps na yon. So, oo. Ayun. Kailangan, alam mo na yung technology na yan. Kailangan tanungin mo unang-una kung saan ba niya ibibigay yung tasks mo. For example, ilalagay lang ba niya doon sa Upwork chat, right? Sa chat nyo, email, or baka meron kayong Excel sheet na iniiwanan niya, or baka nag-aasana kayo, Trello, kung ano yung gamit nila. Tapos, itanong mo, isang tantang mo, yung kung saan niya binibigay yung task. Second na itatanong mo, saan kayo mag-uusap? Kasi, mostly, kunwari kung may team sa Slack yan, kung kayong dalawa lang, pwedeng email lang, or may kahit ako parang sorry. WhatsApp yung gamit niya. So, iba-iba kung saan sila comfortable na makipag-usap araw-araw. So, kailangan mo kasing tanungin kung saan mo siya mas madaling marireach. Kung Correct. May kailangan, and, lalo kung dalawa lang. Hindi yun normally parate sa, kunyari, may Facebook Messenger yan. Okay. Na parate mong itatanong kung ano yung preference niya. Anong chat app? Anong chat app kayo mag-uusap? Ako rin, normally itatanong ko, anong oras kita pwedeng kausapin? Mm-mm. In the same manner na ikaw rin, sasabihin mo kung anong oras ka contactable. Kasi pag hindi mo sinabi yan, like for example, ako, hapon ang trabaho ko, hapon ang preferred kong work ko. Baka mamaya alas 12 na nagme-message pa sa'yo yan, hating gabi, hindi ka makatulog. Mm-mm. So yung mga ganong maliliit na bagay.
Isa pa pala dun sa nililinaw ko, yon, yung katulad nun, kung anong oras siya nagtatrabaho para kako matatapatan ko. So, At least, no? Parang, At least half a sasabihin day ko sa tapatan kanya, mo. Oo, sasabihin ko sa kanya na para mag-meet tayo kahit papano, ganun. Parang yung sasabihin mo sa kanya, parang ini-effortan mo na mag-meet kayo. Pero yung parang meron ka ring purpose na parang purpose mo rin na iparating sa kanya yung oras mo. Oo. So, parang hindi alam po niya na... Pwedeng, oo. Hindi po pwedeng, okay, nag-set ka ng boundaries mo. Ikaw naman, sa boundaries mo, hindi ka masyadong flexible, lalo na kung business need. So like, for example, ako, I always make it a point na, kaya ako nagtatrabaho ng mid-shift, which is normally 4 p.m. to 1 a.m., is because, tsak na tsak, magtatagpo kami niyan. Kahit saan sila. Oo, kahit saan sila, tsak na tsak, magtatagpo kami niyan. Tapos ako, hindi ko kailangan magpuyat, makakatulog pa rin ako ng gabi. So hindi ko binago yung ano ko, yung circadian, yung ano ko, yung oras ko. Na, ano, oo, hindi ko sinira yung sleeping patterns ko. So you set your boundaries, yes, pero it doesn't mean that you have to be unflexible. Kailangan medyo dapat flexible ka rin, lalo sa na kung business mo, need. Oo, yun. Yung alam mo rin sa sarili mo i-assess kung kailangan ba ng client. Kaya importante yung sinabi ni Jeff kanina na pag-aralan mo yung business ng client, ins and outs niya, Oo. Para malaman mo kung importante ba tong task na to, pwede ba tong ipagpabukas kasi pagpaliban, ano na no? Oo, tapos na ako sa time ko or kailangan na ba na to kasi magsa-stop yung operation pag hindi ko ginawa. So, yun, dapat lalo kung nagsisimula ka pa lang, dapat kung magsa-stop yung operation or kailangan na niya, kailangan go the extra mile eh. Para kasi hindi po binubuo mo pwedeng, pa lang yung foundation mo eh. I mean, whether or not na seasoned ka na or bago ka pa lang freelancer, it pays to go the extra mile. I mean, hindi ibig sabihin matagal lagi, ka na sa freelancing, magkipagmatigas ang kay client. Hindi siya, to me, hindi siya ganun gumagana. Kasi remember, mentras makipagmatigas ang kaka-client, meron at merong bagong freelancer na willing to bend over backwards for a client. And wala kang karapatang magalit dun sa freelancer na yun. Kasi ikaw nakikipagmatigas ang kay. So, kung seasoned ka, pwede ka naman mag-set ng boundaries. Pero yung to the point na titigil na yung parang business ng client, para lang masunod yung gusto mo, medyo hindi na yun, parang hindi na yun acceptable for sa side niya. Kasi remember, siya nagbabayad sa'yo, hindi ikaw. So, kahit ano, saan mo tingnan yung business na yun, kay client yun. So, hindi naman natin sinasabi na lumuhod tayo at magpaka-slave. Pero, at the end of the day, business na yun. Alam pwede natin. Ka mag-suggest, pwede ka mag-ano. Pero, yung decisions, sa kanya pa rin yun. Kasi sa kanya yun, and siya yung nagbabayad sa'yo. At saka partners tayo dun sa business eh. So, kung gusto mong magtagal yung client mo, you have to work so that the business becomes successful. And sa, alam natin to, Nisa, lahat ng negosyo, you have to exert effort. Hindi po pwedeng, siya naman may-ari niyan, bahala na siya, kaya na niya, nagawa mo na yung trabaho mo. At some point, you will have to sacrifice a bit to help the business grow. Kasi if you help the business grow, ganansya mo rin yun kasi may trabaho ka, hindi ka mawawala ng laki. Kasama ka dun eh, oo. Lalo yung mga clients, yung mga clients, kung ikaw yung first niyang dalawa lang kayo nag-work, yung mga clients niyan, gusto nila, nag-grow ka kasama nila eh. Tapos, once nag-grow yung business nila, pati ikaw, nag-grow ka sa kanila. Correct. Skill-wise at saka rate-wise. Correct, correct. So, as a freelancer ano talaga, lang? Oo. Let your yes be a yes, let your no be a no, pero know when it is a business need and it's time to, you know, be flexible. Very, ano siya, very important. Fourth na gusto kong banggitin is to also, yung first day mo is also the time to know your team. This is for, kung ang kliyente mo ay may iba pang freelancers or merong existing na team. This is the time now to start knowing your team. Kasi makakatrabaho mo yung mga yan eh. Kunwari sa Slack sila, pakilala ka lang doon. Ay, ano, ganyan, ganyan. Tapos, at least lang makilala mo kung sino yung mga kasama mo. Kung sino yung sino yung mga lalapitan mo. Oo.
Lalo na kung Lalo may yung iba pang pagpasok mo, Pilipino may dyan. team na, oo. True. So, ako hindi ko pa naranasan kasi yun, na may Ako rin, hindi ko pa fellow naranasan Filipinos. yung Pero, may ibang yung Pilipino, mga, pero oo, di ba? May yung mga mga nagkukwento sa kwento. atin, parang ang Parang ngegan ang pagka may ibang nightmare. Pilipino na, kabahan ka na kasi Oo, yung Pilipinong kasama mo parang, sa trabaho, yun ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. So, para sa akin, ewan ko, hindi pa kasi ako pumapasok sa may team eh. Usually, yung mga pinapasukan ko, parang kami pa lang ng client. So, for me, mas maganda yon. Kung matsetsempohan mo, pero ako kasi I've done teams din. So, yun, una kong kinikilala yung Ako mga naman, team oo, na. ako naman isang beses may team na. Pero ano sila lahat, taga US sila lahat, ako lang yung Pinoy. So hindi ko pa Oo. nararanasang may ka-team na Ako rin hindi ko pa Pinoy. nararanasang may kasamang Pilipino. Oo. Pero nga, di ba, yung mga Usually kwento din sa atin, yung nakapunta may Pilipino. malalaking oo, yung mga malalaking company, usually may hiring manager na yung ano, yung Oo, client. may hiring manager, may Tapos Pinoy freelancer. or VA niya. Or VA ni client, tapos nag-hire. So, usually ganyan, pag ang nag-i-interview sa inyo is Pinoy, usually malaki na yung, or may team na yung client, or May existing na ano, yun, no? oo. Pero kung ganun, kung yung may team na siya, malamang sa malamang, may matatanongan ka na, or set na yung ano mo, yung path mo, pagdating mo doon, oh, dito ka, ito yung gagawin mo, ganun, may mag-uutos sa'yo dyan usually eh. Lalo kung may team, parang team leader ka na agad pagpasok mo. Pero kung hindi, kailangan pa rin meron kang parang onboarding process sa sarili mo papunta doon sa client. Oh, tsaka ito na rin yung best time na magtanong about yung work ethic ni client mo. Yung sa mga team members niya, paano ba siya magtrabaho, anong gusto niya sa trabaho, ano yung quirks niya, ano yung preferences niya. Siguro, ano, isang magandang practice, maglagay ka na sa Google Doc ng isang template na nandun lahat ng questions mo per client. So, Standard questions mo pag-interview for a mo, client. oo, kunwari, interview mo, kunwari, habang nag-uusap kayo, nakabukas yung Google Doc na yun, tapos i-fill out mo lang habang sinasagot ng client. Tapos pag nagtanong siya, do you have any questions? Tingnan mo kung ano yung hindi pa niya nasagot. So, minsan kasi mas maganda yung may tanong para alam ni client kung ano yung sasabihin niya. Minsan kasi, di Tsaka ba, parang interesado ka nahihiya sa tayo trabaho. nun. Oo. Mm-mm. Minsan kasi akala nung iba pag nagtanong, parang turn off. Pero para sa Hindi, akin, hindi actually. eh. Mm-mm. Pag nagtanong ka, Oo, kasi parang ibig sabihin, mas into the job ka. Oo. Hindi ka lang yung tipong, ah, okay, sige, nag-interview tayo, tapos okay. na, bahala na si Batman. Kita na lang tayo pag day one ko na. Kasi May ganun eh. Kasi may ano eh, 'di ba? May dalawang klase ng workers eh, ng empleyado. Isa yung parang self-starter, yung sinabi mo. Tapos isa yung parang hindi sila makagalaw kung walang mag-uutos sa kanila. So, Uto sa kanila. Oo. Sa freelancing, medyo mahirap mag-survive kung doon ka doon sa pangalawa, doon sa naghihintay ng utos. So, mas maganda sa freelancing yung talagang sabak ka ng sabak at meron kang ang sariling initiative gumalaw. Oo, kasi Kasi pag nag-antay kakainin ka ka, ng ibang ano, kakainin ka ng ibang freelancers. For example, first day mo, hindi ka gumalaw, hindi ka man lang nag-message dun sa client. Si client, pwedeng instead of habulin ka niya, magpunta na siya dun sa isa pang runner-up. Ano tawag dun? Shortlisted applicant niya. Shortlisted applicant. Contest. Runner-up, beauty pageant. Oo, may sash. So, yun. Pwedeng kontakin niya yung isa pang shortlisted na applicant niya. Kasi may chat yan eh. Parang kunwari, siguro nakausap niya kayo lahat tapos ikaw yung pinili niya. Eh, hindi ka nag-message. Pwedeng mag-message ka nun. Are you still available? Pwede siya mag-ganon. Kasi, kasi remember, parang yung na-hire walang ko, tenure hindi. sa Nag-show. freelancer. Walang tenure. Hindi ibig sabihin, hinire ka, hindi ka rin pwedeng pakawalan on the same day. Lalo na sa walang US, hire and walang fire. Ban-ban. Pwede kang mag-fire. Mm-hmm. Pag sinabi ng amo mo, you're fired, you're fired. Tapos yun, walang usapan yun. So, you have to show the client na interesado ka to do the job. Mm-hmm. Or else, hanap siya ng interesado na gawin yung trabaho para sa inyo. Mm-hmm. Ako, last ko siguro, kung may maisip ka pa, Nisa, ako ang last ko talaga is, on your day one,
iwanan mo or leave your ego at the door. Hindi ka papasok sa opisina na ikaw ang magaling bago ka dyan. Kahit gaano ka pa kagaling sa paniwala mo, bago ka dyan. So leave your ego at the door. Oo, hindi ka reyna dyan, hindi ka hari dyan. So matuto kang makipag-usap, matuto kang makipagkapwa-tao. Oo, makipagkapwa-tao. Matuto kang mag-build ng relationships. Hindi yung papasok ka na, I'm the freelancer, kanya-kanya. Walang mabuting tutulot yun sa inyo. Hanggang tubo na pala siya, hindi ko nabasa. O, may pasok pa yan. Ang gabi yan. Oo. Si Sandra naman. Train. I usually have close relationships with fellow freelancers under the same client, Pinoy or not. Need lang marunong ka mag-adjust at makibagay at gawin mo ng maayos yung work mo. Oo. Be kind to assist them. Oh, and if needed, siguro i-remind na rin natin dun sa mga nakikinig, kung ikaw naman yung merong bagong teammate na correct papasok, parang wag ka naman ding ano, yung ano, wag ka naman ding prinsesang ano. So hindi dumarating yung mga ibang freelancers para agawin yung work mo. So at mas lalong hindi sila dumarating para alipinin mo. So yun kasi usually yung mga kinikwento sa atin, 'di ba? Yung mga hiring managers, yung mga nauna, medyo bratinela sila dun sa mga pumapasok na bago. So correct. Yun. So yun nga, tama. Huwag tayong ganun. Oo. Hindi ito fraternity na gantihan. Oo. So parang yun. Kaya nga importante na once you enter freelancing, isa sa mga pinakamalaking pakahawalan mo yung ego mo. Lalo na kapag ka... Lalo kung nagsisimula ka, oo. Like for example, kasi, ako nung pumasok ako sa freelancing, manager na ako eh. So hindi ako po pwedeng pagpasok ko, manager, dahil freelancer ka na, hindi ka manager sa pinasukan mo. So hindi mo po pwedeng dalhin kung ano yung mga position at designation mo noon dito sa kliyente mo. Lalo na kung may team. Lalo kung nagsisimula. You really have to, kailangan iwanan mo yung ego mo sa pinto kung sakasakaling makikipagtrabaho ka sa bagong kliyente. Katulad ng lagi natin sinasabi, yung sinasabi nila na work anywhere and anytime, posible talaga yan sa freelancing. Posible yun. Hindi mo yan magagawa. Pinaghihirapan yun. Oo. Hindi mo yan magagawa sa first day mo. Hindi pwedeng first day mo pa lang yung simpleng, ay masakit ulo ko eh, hindi ako makapasok. Ay sinamahan ko yung mama ko eh, ganun. So ano to ah, ano kasi to eh, nakwento ko na to before, yung parang ni-refer ko siya dun sa client ko. Kasi parang i-upgrade. pinopromote ako ng client ko sa mas importanteng task. So yung naiwan ko na magpo-post sa Facebook. Hinanapan ko siya ng VA. Kaya lang, yung first week pa lang niya, parang tatlo na yung absent niya. Parang, ay, sasamahan ko kasi yung mama ko eh. Masakit kasi yung ulo ko eh. Yung anak ko umiiyak kasi sinundo ko. So, sa umpisa pa lang, first week pa lang niya, gusto niya, magbe-bend na yung trabaho sa kanya. So, 1 week lang siya, inalis na siya ng client ko, tapos binigyan siya ng 1 star sa Upwork. So, kasi, sa umpisa, ikaw talaga yung magbe-bend sa work mo until makukuha mo yung trust ng client. At saka, maitaas mo yung value mo. So, yung sinasabi kasi nilang know your worth, hindi naman yan rate eh. Ano yung worth na nabibigay mo dun? Ano yung value na nabibigay mo dun sa client? Dun sa business ng client? Anong naitutulong mo? Ano yung dagdag mo sa client? Diba? So, hindi yan yung rate na sasabihin mo, $18 ako, ganyan. Pero wala ka naman palang nadadagdag sa client, diba? Parang yung, tinitignan natin, no? Keme-keme dollars. Pag tinignan mo yung Upwork profile, ay, $5. Isang oras lang pala nagtrabaho. Kumbaga yung $60 mo per hour. May nakita kasi kami, parang naglabas siya ng video, di ba? Nakakalimutan itong ating mga friends na kayo ni Mien ay meron kayong recruiter profile sa Upwork dahil sa inyong kliyente. So tawang-tawa ako kasi parang meron siyang nakuhang work na $40, no? Tsaka 40 ba? 50?
40 tsaka 50. Tapos after Okay. nun, naglabas na siya ng YouTube video na how I earn ganito, 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 $40. ganito. Oo, $40 ganyan-ganyan. an hour as a freelancer, ganyan, ganyan. So alam mong clickbait, pag tinignan mo yung Upwork niya, yung 40 hours na 6 hours lang. Tapos ano na, parang Yung 9 months $40 na, na. 6 hours na, tapos wala na. 9 months na. 9 months ago, tapos 9 6 months hours na pa lang lumipas yung bago siya 40. huli So, nag-login. 'di ba? So parang bago rin tayo maniwala dun sa mga nagsasabi nung ganun. Kilatisin natin Pwede yung mabuti i-search yung ang online profile nila. footprint. Oo. I-search mo yung Pwede i-search. kilatisin yung online footprint nila kasi hindi yung mga madalas yung mga nagsasabi ng know your worth, walang substance yung tinuturo nilang know your worth. Hindi nila sinasabi na yung worth is yung value na binibigay mo. Ang sinasabi lang nilang worth is huwag kang kukuha ng $3 or kumuha ka ng above 10 na ganun. So huwag tayo maniwala masyado sa shallow. So Yung as a monetary worth mo kasi starting, oo. pumafal, sumusunod siya kung ano yung value na bibigay mo kay client. Nabibigay mo talaga, oo. So, saka kailangan mo kaya pa rin isipin susunod kasi yung yan. Financial capacity ni client eh. I mean, kahit mag-demand ka ng $40 eh, kung hindi kaya ni client ng $40. Diba? So, maraming may ano sila, considerations ang yung monetary worth. Yung isa nagsasabi ng know your worth, meron siyang argument na parang hindi valid argument daw yung financial capacity ng client. Dahil business daw yan, alam nila yung pinasok nila, alam nila dapat yung budget. So, hindi ako nope. agree doon. Nope, nope, kasi, nope, 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 oo, not true. Oo, hindi, huwag kayo maniwala sa ganyan. Kasi, madalas kasi doon sa mga nakatikim ng malaking pera, hindi na marunong tumingin doon sa mga nasa baba. So, ayun, saka naging like lecture any to rito. Business, like any business, there will always be a time na magkakaroon ng financial problem yan, kahit gano'n pa yan ka-stable. Saka pag nagsisimula so, ka talaga, kung, diba? Saka lalo na kung ang client mo ay small and medium scale. So, definitely, hindi ano yan, hindi mo maaasahan na pang matagalan. Like saka any hindi mo business. Maaasahan na pang malakihan talaga. So, yung sinasabi nila na malakihan talaga, ikaw ang hahanap ng client na yan. Dapat kilala mo na kung sino yung client mo, kung sino yung target mong tulungan, kung ano yung expertise mo na maitutulong mo. Kasi hindi yan pwede yung makikisawsaw ka dun sa mga job marketplace sa Upwork tapos magde-demand ka ng malaking hourly rate dahil yun yung worth mo. Hindi yun pwedeng sino ganun. ka? Kasi ikaw ang dapat maghahanap. Oo. Eh, katapat, kasama mo dun yung mga nagsisimula pa lang. Siyempre, tatanggap yan ng mas maliit kesa dun sa gusto mo. And hindi, tapos ikaw nagagalit ka dun sa mga tumatanggap hindi, ng tsaka, maliit. Eh, aside from ikaw dun yung sa nakikisawsaw. mabababa, oo, tsaka, hindi, kasabayan ng mga mabababa, kasabayan din niya yung mga mas seasoned professionals abroad. Baka nakakalimutan ng mga kasama natin na global ang Upwork. So, ano ka? I mean, well, sige, magaling ka? Magaling ka sa Pilipinas. Sino ka? Kasi there are also other freelancers na magaling. I mean, hindi ikaw ang center of the universe. Kaya nga sabi ko, no, you leave your ego at the door. Kasi freelancer ka, papasok ka, lalo na kung may team, bago ka, matuto ka makisama. Matuto kang makipagkapwa-tao, matuto kang mag-ayos ng trabaho mo para tratuhin ka rin ng tama. Kasi kung papasok ka with the thought na, ay, ang galing-galing ko, eh, baka mahiya ka sa sasabihin ng ibang tao sa'yo na meron palang mas magaling pa sa'yo. Baka kainin mo yung sinasabi mo. Lalo na yung mga know your worth na yan. Sila ba alam nila yung worth nila? So, may galit. Hindi. Tinignan nyo rin kasi yung madalas yung mga nagsasabi na know your worth na yan, wala naman silang client kasi hindi naman sila freelancers eh. So, kung makikinig kayo, syempre dapat kilatisin nyo kung ano talaga yung ginagawa nila. Ginagawa nila sa buhay nila. Madalas kasi mga entrepreneurs na sila, hindi naman sila freelancers. So, who are they na nagtatrabaho patulad natin. Yun. So, are they to tell you what na, ano yung tatanggapin, ano yung ganun. So, yun, correct, napunta correct. Tayo sa know your worth.
Hindi, kasi kasama naman yun sa dulo eh. Kasi nga kung alam mo yung worth mo, syempre feeling ng mga tao, may karapatan na silang magyabang, which is wrong. Kahit sa ang pang-industry nga yan, whether freelancing, corporate, hindi ka pwedeng pumasok doon na ikaw ang pakiramdam mo, ikaw ang pinakamagaling, you are God's gift to that company. Dahil sa totoo saka, lang, ano, hindi ah, ikaw dahil... kahit na, di ba yung example natin, kahit na ang taas na niya sa office, tapos pupunta siyang freelancing. So, kahit na mataas ka dun sa isang client mo, tapos papasok ka sa kabilang client, hindi pwedeng mataas ka na agad. So, sa lalo sa first day, magsa-start ka talaga, mas maganda mag-start ka talagang makisama, at i-build saka yung yung walang foundation ego, oo. I-build mo yung ano mo, bago, ano ba to, bagong build ka bawat client. Hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng, porket parang feeling indispensable ka dito sa isang client, eh, magyayabang ka na dun sa isang client na susunod. So, ayun. For me kasi hindi, ano eh, parang yung skill mo at saka yung kung paano ka makipagtrabaho, yun talaga yung nagpapabigay ng value mo as a freelancer eh. Tapos yung client, pag nakita niya yung value mo, susunod yung pera eh. Kapag kunwari, nabigay mo yung value mo, magsasucceed yung business niya, susunod at susunod yung pera. Hindi yan ini-impose. Parang yung trust. Kasi you earn mo eh. Or earn mo yung trust niya eh. So, yun. Correct. Kasi pagka pinasok mo na yung ego mo as someone who's good eh, ako, trust me, mapapahiya ka kasi there are other people better than you. Yun lang. Ayan, natahimik daw tayo. Yun, yun yung aking onboarding na ginagawa after I sign a client. Day one lang yon. Para day two, medyo gamay ko na, makakapagsimula na ako ng maayos. Sa totoo naman, ano eh, sa day one, tapos bubuuin mo lang yung routine mo. Just make sure na may routine ka per client. Hindi pwede yung sabog-sabog na parang itong araw na to, umaga ka, itong araw na yun, hapon ka. So kung talagang gusto mo maging freelancer, kailangan mo gawan ng kailangan oras. Hindi ka. Mo, gawan mo siya ng oras, hindi mo siya aantayan na may oras ka kasi hindi dadating yan kung aantayin mo eh. Hindi pwede yung parang gagawin mo lahat ng gagawin mo sa bahay, tapos kapag 10 o'clock na, magmamadali ka na kasi magte 12 o'clock na, hindi ka pa nakakapag-time in. So, kailangan iset mo yung oras, tapos be there every day dun sa oras na yon para alam ni client. Seryoso ka. Mm-mm. Correct. Tsaka yung uli, well, baka mapikon na sila na inuulit-ulit natin, pero totoo lang, yung work anywhere, yung work sa beach, yung laptop na yan, lahat po yan possible, pero lahat po yan pinagtatrabahuan. So kung bago po kayo, hindi kayo pwede magtrabaho sa beach. Tsaka na kayo makakapagtrabaho sa beach kapag ka na-earn nyo na yung tiwala ng client nyo na pwede na kayong lumarga at matutuloy. Sa totoo lang yung kasi masisira yung laptop mo sa beach. Correct, masisira yun pagka pinasok ng ano, buhangin. Lalo na iMac ang gamit mo, eh, napaka-arte ng iMac. Diba? So, iMac, MacBook, diba? Halatang hindi ako marunong ng Apple na yun. So, ako lang yung point ko lang talaga is, kapag ka day one, number one, be a self-starter. Huwag kayong mag-antay na sasabihan kayo. Kayo ang gumawa ng paraan. Alamin nyo yung dapat yung matrabaho. Magtanong na kayo ng files, magtanong na kayo ng app, magtanong na kayo ng mga dapat niyong tanungin para malaman ninyo yung dapat ninyong gawin. Second is leave your ego at the door. Matutong makipagkapwa, matutong magtrabaho ng maayos. Build good relationships and a good foundation. Para yung day one nyo solid, day two, and onwards, tuloy-tuloy ang trabaho maayos. So, yun yung sa akin. Sa day one, doon ako mag-concentrate sa before pa. So, sa interview pa lang, prior yung day one mo, interview pa lang, dapat wag kang mahihiyang magtanong pag sinabi niyang may questions ka ba. Dapat meron ka ng set of questions, i-establish mo ano yung ginagamit nilang communication
app, ano yung ginagamit nilang task, saan mo makukuha yung task mo kasi kailangan mo yan eh. So, saan ba niya i-assign yung task niya sa'yo? So, ito lang ba yung task mo? Yung isa lang ba yung task mo? Or daily, baka may ibigay siya? Or, kasi kailangan alam mo eh. Tapos, before ka magpa-interview or before ka mag-apply sa client, dapat meron ka ng chunk of time sa schedule mo. Na for example, every 4 o'clock, may oras ako. Kasi kung wala, tapos gagawan mo pa siya ng oras, medyo mahihirapan kang tapusin yan. Oo. So, kailangan meron ka ng set na itong chunk na to, itong oras na to para sa client na to in case matanggap ako. So, pag kausap mo na yung client mo, iset mo na na dun sa oras na yun magtatrabaho ka or alamin mo kung anong oras siya usually nasa harap ng computer or saan siya pwedeng makontak. Yung mga ganong bagay. Tapos, paano yung bayaran? Mag-invoice ka ba? Or siya na bahala tumingin sa time tracker or anong date mo kailangan ibigay yung invoice para mabigay niya ng ganitong date. Yung mga ganong bagay na parang mas magandang pag-usapan na siya before, hindi yung 14 na tapos sweldo mo sa 15, tsaka mo pa lang siya guguluhin. So, yung isipin niyo sa sarili niyo kung ano yung mga kailangan niyong alam, yung ano yung mga gusto niyong iset na boundaries, tapos dapat umpisa pa lang, na-set mo na sa kanya. Hindi yung parang wala ka namang sinasabi, tapos pagdating ng trabaho, pag inutusan ka, biglang sasabihin mo, ay hindi ako pwede sa ganitong araw eh. So, di ba, parang medyo nakaka-turn off naman dun sa client. So, parang i-onboard mo yung sarili mo, yung client mo dun sa boundaries mo. Tapos parang ino-onboard mo na rin si client kung ano yung mga kailangan niyang i-expect. Para at the end of the day, walang disappointment. Malinaw sa inyong mm-hmm. dalawa yung terms of engagement mm-hmm. ninyo. Kasi yun tapos, yung malaking turn-off mm-hmm. talaga pagka yung akala mo covered ng trabaho pero hindi pala. Mm-mm. Mga ganun ba? Kasi ikaw nagugulat si Sandra, ka. Si Sandra, pala niya sinasabi. Sorry, hindi ko nabasa. So, sabi niya, okay lang naman to know your worth, pero ensure na talagang worthy ka. Dapat pa din na may humility. It pays to be kind and provide extra mile service. Yes, so. So, yun pa rin. Totoo naman. Yung worth mo, inuulit lang namin, yung worth mo, hindi yan yung rate mo. Yung worth mo is ano yung naiaambag mo dun sa company ni client. Yun yung value mo sa client. So, having said that, yung worth mo sa isang client is not gonna be the same sa kabilang client. Correct. So, yun, hindi mo pwedeng sabihin na, I know my worth, $18 ako, hindi ako tatanggap ng maliit. So, hindi yun ganun lang. So, kailangan may substance. Or let's say, sige, gagamitin mo yan. Gagamitin mong monetary yung worth mo. Siguraduhin mo lang na sa bawat trabaho mo, worth $18. Mm-mm. Kasi iisipin mo rin, $18 yung tinatrabaho mo ba? Oo, yung tinatrabaho mo ba nakakadagdag ng pera sa client? Diba? Kasi o kung hindi, ka palabas lang ng palabas yung pera, madali kang tanggalin kapag dahil, na-short siya. Hindi naman. Oo. Oh, dahil hindi naman nila nakukuha yung ROI nila sa'yo. Mm-hmm. Sabi mo, $18 kayo, know your worth eh. Mm-mm. Diba? Parang, okay, babalik kami doon sa $40 na $40, $50 freelancer na may video na ngayon. $40 siya pero 6 hours lang siya nagtrabaho. I mean, 6 hours lang siya nagtrabaho. So that says a lot. Mm-hmm. Mahal ka nga pero hindi ka naman binibigyan ng consistent na trabaho. Binabalikan, oo. So, and, says a lot. Oo, and it says a lot about you na nagsinungaling ka sa thumbnail ng video mo. Just to get views. So, parang, wala. Ayun. So, si Sandra ulit tayo. Pag nasa work, ay nasa beach ako, ayoko mag-work. Minsan lang makapunta sa beach. Oo. Tsaka, syempre, kapag nasa beach ka, spend time. So, ba magdala ng laptop to sneeze? Diba? Oo. So, unless yung talagang digital nomad ka, na hindi yung digital nomadan na na mga coach dyan ha. So, unless na, yung talagang backpacker ka. Oo. Unless yung backpacker ka, yung mga single ngayon, di ba?
backpacker sila, tapos kinukuha nila as a freelancer yung budget nila para mag-travel all around the Philippines and the world, ganun. So, unless ganun May ganun ka, ako nakakilala may na ganun ganun, siya nabubuhay sa kanyang mga travels, kumukuha siya ng work. Kasi, sa Philippines naman, kung mahilig ka umakit ng bundok, kung mga ganyan, tapos hindi ka maarte sa mga accommodation tsaka sa transportation, mura lang naman mag-travel sa Philippines eh. So, kaya niyang kitain sa, ano yun, sa, pero hindi, kunwari, magpipicture siya, photo op, ganyan, pero hindi siya talaga nagtatrabaho sa cliff, sa taas ng bundok. Hindi ka magtatrabaho talaga doon. Siyempre, doon ka doon sa tulugan mo, sa ka natutulog, di ba? So, doon tayo sa mga yung mga advertisement lang yan, oo. So, ayun. Ang pasabi ni Sandra. Thanks for the scheduling tips. Yan ang, oo. So, ako kasi, addict ako sa planner. Scheduling so, freak yan eh. So, dapat nakasulat sa, sa planner. So, ayun. So, yun lang yung pinaka-tip ko sa schedule. Mag-set kayo ng oras na dapat yun na yun din. Tapos, sa sarili nyo, isanay nyo yung sarili nyo, yung mga anak nyo, sanayin nyo na ganitong oras. Work hindi si ka mommy, na pwedeng kausapin. Oo. Or maglaro ka muna dyan. Or kausapin nyo yung asawa nyo, yung kasama nyo sa bahay na ganitong oras mag-work ako. Pakialagaan muna si baby, ganun. Kasi, if hindi mo isiset, kasi, aside sa nagsiset ka ng boundary sa client, kailangan mo mag-set ng boundary sa bahay. Kasi, madalas sa bahay, hindi nila naiintindihan, eh, akala nila, porket nakaupo ka lang, okay lang. Pero, sa atin, meron parang yung momentum or state of mind na pinapasok natin pag nag-work. Kailangan dire-diretso. Oo, hindi pwede yung tatawagin ka para bumili ng suka or tatawagin ka para tanong kung gusto mong kumain. Para so, bumili yun. Ng suka, ang puti. Yung suka. Naubos na suka, gumagawa ko na adobo, bumili ka muna. So, Lisa! Bumili ka muna suka! Oo, so, ayun. So, dapat may boundaries din kayo doon. So, hindi kayo makakapag-set ng boundaries kung wala kayong set time. So, kunwari, sabihin mo, 1 o'clock magtatrabaho na ako. E di, 1 o'clock talaga hindi ka nila guguluhin. Kung hindi ka nag-set ng boundary, tapos kapag may pag lumapit yung anak mo, kinukuha mo, or anytime na may tumawag, pumupunta ka, tapos isisingit mo yung work time mo before mag 12 o'clock, hindi sila mag-a-adjust sa'yo. Oo. So, simulan mo. Kung gusto mo sila magkaroon ng boundary, simulan mo sa oras na gusto mong simulan mong iset yung oras kasi doon lang sila susunod eh. Hindi pwedeng sabihin mo na everyday kailangan may 2 hours ako pero hindi ka naman nagbigay ng oras. So, hindi rin sila susunod. Hindi rin nila alam. Oo, hindi rin kasi nila alam kung anong oras ba yung re-respetuhin nilang kailangan nag-work ka na, di ba? So, parang ikaw din sa sarili mo kailangan mo yun. Mm-mm. So, do not wag ka maghintay ng free time. You have to make time for work. So, ayun, yun lang po kami ngayong gabi. Pag wala talaga si Miel, dire-diretso yung trabaho ang natin. Ang bilis, so. Matalinong usapan pagka wala si Rhea. Walang masyadong, Walang wala akong sinisingitan kasi. Walang diversyon, walang Matalino yung usapan pag wala si Rhea. Charot. Namiss namin si Rhea kasi wala kami pinagtatawanan. Baka nakatulog next yun. Next week, bibigyan natin siya ng 1 minute. 5 minutes. Para sabihin nyo. 5 minutes naman nakakahiya naman sa kanya. Baka sabihin niya masyado natin siya inaalipusta. Nandyan lang yan mga kapatid, nakatulog lang yan. Mm-hmm. Usually yung schedule kasi na sinet namin is Monday sana ng 9 o'clock. Pero pag merong prior commitments, nagre-resched kami. So pag-usapan namin kung meron tayo sa Monday next since week. Monday na, since ano na ba? February na. Tuesday. Tuesday na pala. Oo nga, February na next week. So, pag-usapan namin yung topic sa Monday. So, first Kung meron kayong topic, share nyo. Sabihin nyo lang dyan. Oo. So, first talaga is Monday, tapos mag-a-announce kami kung rescheduled siya. So, Monday, 9 o'clock. Okay.
Sana naintindihan yung mga kapatid, Kabuhayan Showcase muna before anything yes, else. Yes, oo. So, kung hindi, hindi po, wala kami pambayad ng bilay. Hindi kami, hindi ito, ano ah, hindi ito yung free webinar tapos magbebenta kami ng course. So, wala kami binibenta ng course. Opo. Magbabayad pa po kami ng bilay, kaya kailangan namin kumayod. So, kayod muna. Oo, yes. Ayun. Sige. Best takeaway, set boundaries. Oo, yun. So, thank you, Sandra, tsaka dun sa mga nanood. Si Sandra, sa mga nanood. Ayan, yes, we're available sa YouTube. Mo. Hanapin nyo lang kami. Ano sabi? Yes, 59 minutes and 39 seconds. Oh, sige. Sabi sa'yo. Kita ka pa hanggang 60 minutes. Sabi sa'yo. Yung isang oras kalahati natin. No? Kaya yung, yung isang oras kalahati natin. Tsaka yung 100, 1 hour 40 minutes. Yung 40 minutes lang yun. Walang kaparawaan kang kita ni Rhea lang. Si Rhea lang talaga yun. Kaya tama, pag wala si Rhea, maayos tayo, matalino, ganin. Sakto yung ano. Sakto lang sa oras. Madaling sundan yung lesson kapag ayun. Madaling sundan ng lesson kasi walang mga distraction. Ako, magagalit sa atin ang secretary ng homeowners. Pero next week pa ipaprepare natin siya ng saying at saka ng kanyang onboarding tips. Hindi tayo bibigyan nun ng Herbalife tsaka ng Bigger Lie. Inaaway natin siya. Ayan. So, thank you. Thank you. Ayan. Thank you. Uh-huh. Maraming salamat. See you next week. Thank you and see you next week. Bye-bye. Bye.